Magandang umaga, narito ang Tropical Cyclone Bulletin number 6 para kay Typhoon Kiko na inisyo ng pag-asa ngayong September 9, 2021, 5 a.m. Ayon nga sa pag-asa, Typhoon Kiko resumes its intensification over the Philippine Sea east of Central Luzon. And as of 4 a.m. nga ngayong araw, huling namata ng sentro ng mata ng bagyo si Typhoon Kiko sa layong 785 km east ng Baler, Aurora. Ito ay may taglay na lakas ang hangin na nasa 185 km per hour malapit sa gitna, at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 230 km per hour. Ang kasalukuyang galaw nito ay patungo ito ng westward at ito ay ang speed nito ay 20 km per hour. Sa ngayon ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Luzon. Ito ay sa eastern portion ng Cagayan, sa Bugay, Lalo, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana, Gatarat, Bagao, Peña Blanca. At sa northeastern portion ng Isabela, ito ay sa Maconacon, Divilacan, San Pablo, Cabagan, at sa Palanan. Simula bukas na gabi ay asahan ang mga heavy to intense na mga torrential rains dahil pa rin ito kay Typhoon Kiko at yan ay maaaring maranasan dyan sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Northern Isabela. Moderate to heavy naman yung maaaring maranasan ng mga pag-ulan dyan sa may Batanes at sa nalalabing bahagi ng Isabela. In the next 24 hours naman ay moderate to very rough sea sa may pag-alo na 1.5 hanggang 2.8 meters ang maaaring maranasan na maaaring umabot sa 2.5 to 5 meters dyan sa may eastern seaboard ng Northern Luzon. Habang moderate naman to rough sea sa may pag-alo na 1.2 hanggang 2.8 meters ang maaaring maranasan dyan sa may northern seaboard ng Northern Luzon at sa eastern seaboard ng Central at Southern Luzon. So yung mga mariners natin na may mga maliliit na sasakyan pandagat ay ina-advise natin na mag-extra ingat po kayo. Para naman sa track and intensity outlook, itong si Typhoon Kiko ayon sa forecast ng pag-asa ay gagalaw patungo ng west-northwestward or dyan sa may northwestward ngayong araw hanggang sa araw ng Sabado. Ayon nga din sa forecast track ay malaki ang posibilidad na ito ay dumaan malapit sa may northeastern Cagayan and tumawid dyan sa may vicinity ng Babuyan Islands between bukas na tanghali or hanggang sa Sabado ng early morning. Itong si Typhoon Kiko nga ay dadaan dyan sa may south and west ng Batanes, maaaring Sunday ng early morning or Saturday ng tanghali. And as per pag-asa din, given the recent southward shift in the track forecast of Kiko from the previous bulletin, yung posibilidad ng paglandfall dyan sa may mainland Cagayan ay hindi pa rin inaalis. At ina-advise pa rin nga ang publiko na i-monitor yung mga posibilidad ng changes ito sa track forecast nitong si Typhoon Kiko. After traversing the Babuyan Islands at yung Luzon Strait, itong si Typhoon Kiko ayon sa forecast ay gagalaw patungo ng north-northwestward at dyan sa may northward sa Sunday or sa Monday morning, habang ito ay dadaan dyan sa may southwest at west coast ng Taiwan at gagalaw nga patungo ng Taiwan Strait. At for the remainder of Monday hanggang dyan sa Tuesday morning nga, itong si Kiko ay gagalaw patungo ng north-northwestward at maglalandfall dyan sa may vicinity ng southeastern China. Ayon din sa forecast, itong si Kiko ay maaaring mas lumakas pa at umabot sa peak intensity between 185 and 205 km per hour bukas sa gabi habang ito ay dumadaan dyan sa may mainland ng Northern Luzon at hanggang dyan sa may Babuyan Islands. Bahagya itong hihina sa araw ng Linggo habang itong si Typhoon Kiko ay dadaan patungo dyan sa may rugged terrain ng Taiwan. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay i-issue ng pag-asa ngayong 11 a.m. para sa mga latest sa weather update ay tumutok tayo sa official Facebook page ng DOST Pag-asa.